Leia, may identified na bang grupo o mga suspect dito sa pagpapasabog at ano yung motibo ng mga ito? Aga, meron na silang itinuturing na persons of interest, ano, pero inaalam pa nila kung anong grupo ito kasama at kung ano ang motibo ng pagpapasabog nga nitong suspect. Inilabas na rin aga ng PNP ang artist sketch nitong suspect na sinasabing bumaba ilang minuto bago naganap ang pagpapasabog. Dahil nga dyan aga, pinahihigpitan ni PNP Chief Police General Junardo Carlos sa mga pulis sa Maguindanao ang checkpoint operation, police visibility patrol, intelligence gathering at law enforcement operation para maaresto ang suspect sa pambobomba sa rural bus tour sa Parang Maguindanao noong Linggo ng umaga. Bukod nga sa deployment ng mga pulis sa ground, inilabas na rin ng PNP ang artist sketch at picture ng hinihinalang suspect sa pagpapasabog. Ang rural bus tour ay may body number na 10738 na patungo sa Dipolog City mula sa General Santos City nang maganap ang pambobomba sa bahagi ng Barangay Making, Parang Maguindanao, lulan ang 23 pasahero. Sugatan sa nangyaring pagpapasabog ang 4 na pasahero, 2 sa mga ito ang nakalabas na ng ospital habang patuloy namang ginagamot ang 2 iba pa. Sinasabi na na ang bahagi ng bus na sumabog ay sa bahaging hulihan at ang bombang ginamit ay improvised explosive device. Agad namang na-detonate pa aga ng PNP Explosive and Ordnance Disposal Team ang isa pang bomba na natagpuan sa loob ng bus. At inaalam pa nga ng PNP ang grupo na nasa likod ng pagpapasabog at kung anong motibo ng mga ito. Panawagan ng PNP sa publiko maging alerto at mapagmatsyag at agad na i-report sa mga otoridad kung may mapapansin kahinahinalang tao o bagay sa kani-kanilang lugar. Aga? Okay, maraming salamat, Leia Ilagan.